Ako, Pilipinas po. So, from Philippines, doon ka nag-apply sa job bank and then nakahanap ka ng employer doon, tapos nakarating ka dito sa Canada. Ibig sabihin, since 2020, nag-start ka mag-apply sa job bank? Noong 2020 po kasi, work from home po ako. So, pag may time po ako sa bahay, everyday po, nag-send ako. Mm-hmm. Actually, nakakuha na po ako ng employer ko noong 2020. Pinoy ako! But I'm so frustrated. Kamusta mga kababayan ko, job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos sa isa na naman mabuting pagkakataon na magkita-kita naman tayo muli. At dalayan ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw na ito, I'm very excited kasi meron tayong makakausap na solid subscriber natin na nakarating dito sa Canada, nag-do it yourself, nag-apply through job bank direct hire. At naandito na siya sa Canada. At eto, without further ado, kausapin natin siya. Kamusta sa'yo, Katrina Chua? Kamusta yung first few days mo dito sa Canada? Ayun, medyo nakakapanibago po sa weather, tsaka sa mga tao. Oh, sinalubong ka ngayon ng winter. Eh. Malamig ba dyan ngayon sa lugar mo kung saan naroroon ka? Malamig po, pero hindi po nagsusnow. Mahangin po. Kailan ka ba dumating dito sa Canada? Dumating po February 1. Pagdating mo dito, sinundo ka ba ng may sumundo ba sa iyo? Papunta dyan sa tinitipan ngayon? Sinundo po kami ng employer po namin sa Calgary Airport po. From Calgary Airport, diretso dyan sa... Saan ka nga ba naroroon ngayon? Sa Lethbridge po, Alberta. Sa Lethbridge. Sa Pilipinas ka ba nang galing? Ako, Pilipinas po. So, from Philippines, doon ka nag-apply sa job bank and then nakahanap ka ng employer doon, tapos nakarating ka dito sa Canada through job bank. Opo. Ayun, to another inspiring story kasi may mga kababayan tayo na nagtatanong na pwede daw ba mag-apply yung mga nasa Pilipinas sa job bank. Paano mo na-discover itong job bank? Ano po, nung 2020 po kasi parang may video lang na nakita sa YouTube. Diba ganun po sa YouTube? Parang may mga suggested videos po. Tapos dun ko nga nakita yung mga vlogs about Canada. Tapos yun, nag-start na po akong mag-research about it. So since 2020, ibig sabihin since 2020, nag-start ka mag-apply sa job bank? Opo, tama po. Gaano kadalas ka nagsesend ng iyong mga resume sa job bank? Everyday ba to or once in a while? Noong 2020 po kasi, work from home po ako. So, pag may time po ako sa bahay, everyday po nagsesend ako. Pero noong 2021, nung nagka-work ako, parang every other day or basta once a week, mag-send ako ng mga 20 to 30 na so, emails. Ganun po. Work from home ka since 2020 up to when? 2021 po. So, mag-iisang taon lang po. Okay, 1 year kang work from home. And then, ano yung job na nahanap mo sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, fast food po. So, sa fast food ka, ano yun? Nung nag-a-apply ka sa job bank, ano ka nun? Nag-work ka sa fast food? Ganito po kasi yung work ko po. Noong 2014 po, sa restaurant po ako. Tapos hanggang 2019 po, sa Korean restaurant po ako nag-work. And nagkaroon po ako ng baby, so nag-resign po ako. So, nag-work from home po ako noon. So, gitna ng 2019 until 2021 na go work from home po ako. Tapos nung nag-research po ako about Canada na kailangan nga po dapat mas maganda na currently employed ka, so bumalik po ako sa industry. Actually, nakakuha na po ako ng employer ko nung 2020. Kasi nag-start po ako na magpasa mga around June or July po. By August po, may nag-email na sa akin, may nagbigay na ng contract sa akin. Kaso po si employer ko po, ni-refer ako sa consultant sa BC. Medyo mahal po kasi yung sinisingil. So, nag-decide po ako na mag-back out na lang po. Tapos, naghanap po ako ng ibang employer po. So, ibig sabihin, nung 2020, di ba, work from home ka? Nung itong employer na ito ay pinadalhan ka ng job offer? Opo, tama po. Tapos, kailan ka ulit nakahanap ng panibagong employer? Nakakuha po ako, ano na po eh. 2022 na po. Oh, 2022 na. Interview po. Opo, sunod na po. 2022 po. June. July, sorry.
So July 2022 na nakuha mo itong panibago mong employer. Opo. Now paano mo nasiguro na itong employer na ito ay legit? Kasi alam naman natin maraming mga nagpapanggap din, 'di ba? Hindi naman lahat ng nasa job bank ay masasabi mong legit. So paano mo na-verify na itong employer na ito ay talagang legit na employer? Opo. Kasi yung binigyan po ako ng job offer, medyo nag-aalaman pa ako. Kasi yung interview ko po parang essay lang. Tapos sa final interview ko parang casual na usap lang po sa employer. Sabi ko, totoo ba kaya to? Pero syempre, i-grab pa rin natin, try pa rin natin. Wala namang mawawala kung ito try. Tapos po, nung binigyan na po ako ng LMIA, doon na po ako na ay baka totoo ito. Kasi may LMIA na. Ngayon po. Tapos wala naman pong sinisingil na kahit magkano. Tinanong ko rin po si employer kung kailangan ko po ba kumuha ng consultant or what. At ang sabi ni employer, hindi na, ikaw ang gagawa kasi mas mura. Yun, parang naisip ko, totoo to kasi wala namang sinisingil sa akin. July nung first initial contact mo sa employer na ito, tama ba? Opo, tama po. Paano? Pinadalang ka ba niya ng email? Instruction? Opo, bali, nung July po, nag-send po siya ng interview, initial interview, parang essay type lang po siya. After mga 15 days po, nagbigay na siya ng job offer sa akin. And then after a month, may LMIA na po ako. So meaning yung essay na yon written lang ito na interview? Opo. Yung unang interview ko po, written lang po. Medyo maraming tanong, tapos mga written essay lang po. May mga natatandaan ka ba doon sa mga tanong doon sa essay na yon? Medyo mahirap ba sagutin? Or papaano ba? Actually, yung mga tanong po, parang katulad lang po sa Pilipinas, kung anong gagawin mo pag may nagreklamo customer, kung may na-experience ka ba na mahirap na customer, ano yung mga strengths, weakness, yung mga ganun po. Mga ilang items to, kung maaalala mo? Duro mga 10. So, mga 10 items na mostly work-related ito, yung mga questions. Opo, tama po. And then, after mong, di, pinadala mo ulit yung essay na interview sa'yo, nagkaroon ba ng parang Zoom interview? Opo, nagkaroon din po. Gaano katagal yung interval from that essay na sinagutan mo up to the point na nagkaroon kayo ng face-to-face, I mean virtual interview? Sa virtual interview, parang wala pa pong 1 week na tawagan na po ako ng Zoom. Paano yung naging interview doon? Ang naalala kong tanong sa akin eh, kung ako yung employer ko before, ano daw po yung masasabi sa akin ng employer ko? Kung anong klaseng worker daw po ako. Parang ganun. Tapos more on family na po yung tanong kung ready na daw ba akong abroad. Tapos may anak po kasi ako kaya sa aming employer kung ready daw po akong iwan yung anak. Parang ganun. Magkaroon questions lang. So ibig sabihin talagang itong employer na ito ay interested sa'yo na ma-hire ka. Opo. And then, so after that Zoom or virtual interview, pinadalang ka ba agad right away nung job offer? Ayun po, bago matapos yung interview, naglakas loob na po ako nagtanong sa employer na paano ko po malalaman kung pasok po ako, kung gaano po ako katagal mag-aantay sa reply kung failed or passed po ba. Tapos ang sabi po ni employer, mag-wait po mga 15 days kasi naka-leave niya daw po siya. Tapos magsasabi naman daw po siya via email kung pasok daw po or hindi. So maganda yung information na na-share mo sa atin ngayon, lalo na sa ating mga viewers na nag-a-apply ng direct hire. Kasi may mga nagtatanong sa akin na ano daw ang magiging next step, which is very important na pagka in-interview na kayo ng employer, nagkaroon kayo ng virtual interview, eh lakasan mo na yung loob mo, di ba? Na itanong sa kanya na ano ba yung magiging next step, di ba? Para at least alam mo yung gagawin mo. Hindi yung after the interview, hinayaan mo lang, hindi ka na nagtanong. Tapos magtatanong ka sa sarili mo na ano ba next step, di ba? Mas maganda maging upfront ka na, tanungin mo na agad yung employer para ikaw na applicant, alam mo yung next step na gagawin mo. Katulad nung ginawa mo, which is very good kasi sinabihan ka na agad ng employer, binigyan ka niya ng instruction kung ano ang susunod na mangyayari. And then pinadala sa'yo yung job offer, after that, gaano katagal yung next na pinadala sa'yo yung LMIA? Bali mga August ko po na tanggap yung job offer. Tapos tinanong ko po si employer, napirman ko na po yung contract, so ano po yung gagawin kong next? Ang sabi naman po ni employer, kailangan natin mag-antay for LMIA. Usually, it would take 1 month or more. Pero 1 month lang po yung inabot nung sa akin. And then pagkapadala sa'yo, ano ba yung mga pinadala? LMIA, job offer, employment contract. Syempre, kailangan yan eh, di ba? Para makapag-process ka ng iyong papers. So, ano na yung sumunod na ginawa mo? Ngayon po, nung nakuha ko na yung LMIA ko,
process na po ako sa IRCC. Mm-hmm. Yung sa work permit po. Mm-hmm. Mm-hmm. So yun, nag-create ka na dito ng account, di ba? Ng GCK. And then, dito mo pinadala yung iyong mga soft copy ng iyong mga documents, di ba? Tapos, nung nagawa mo na yon, anong susunod na pangyayari? Ayun po, nung nag-lodge po ako ng application ko, parang kinabukasan lang, nag-send na po si IRCC ng biometric request po. Mm-hmm. Tapos, yun, pumunta na po ko kagad sa VFS for the biometric. Okay, just tapos, a VFS makapit. Tapos, inantay ko nga po yung medical request kasi ang pagkakaalam ko dati, pagka nag-lodge ka na, kailangan mong antayin yung medical request from IRCC. So, medyo natagalan ako mag-antay yung email na mag-medical. Mm-hmm. Tapos, nung sinabi ko po kay employer na nakapag-submit na po ako, nag-biometrics na ako, mm-hmm. tapos nag-aantay ako sa medical request, mm-hmm. in-inform po ako ni employer na, ay, kahit huwag mo nang antayin yung request nila, pwede ka nang magpa-medical. And then, yung file nung medical mo, i-upload mo sa IRC. So, ganun po yung ginawa ko. Nagpa-medical ako, tapos upfront po yung tawag doon. Tapos, within the day, nakuha ko na rin po yung resulta, in-upload ko na po agad. Napaka-important na detail yung sinabi mo sa akin kasi doon sa mga viewers natin na nag-a-apply as direct hire, na pwede ka palang mag-upfront. Kasi pag hinintay mo, tatagal yung process mo. Wherein, pwede ka na palang mag-upfront after mo mag-biometrics. So, after mo na makapag-medical, tanong yung sumunod na pangyayari. Pag-upload, parang 1.5 weeks lang po na ano na siya, na yung nakalagay, ano, medical pass, ganun mm-hmm. po. Mm-hmm. Tapos, parang kinabukasan, umaga ko na receive yung email ko na approve na po yung lista. Passport request na po. Nung na-receive ko yung passport request ko, yung araw na rin yun, ano, pumunta na akong VFS, nag-walk-in lang pala yun. Mm-hmm. Tapos, ano, pina-courier ko na lang po pabalik sa akin. Mm-hmm. Kasi may trabaho pa ako nun para at least maibalik na sa akin na hindi ko naantayin yung off ko. Mm-hmm. Tapos, nung nakuha ko na yung visa ko, sinabit ko yun sa employer ko. Tapos, in-endorse po nila ako sa IPAMS para i-process yung PDOS at saka yung OEC. Mm-hmm. Kasi kailangan po yun for temporary foreign worker. Pero syempre dumaan yung employer mo sa Polo, di ba? Opo, si IPAMS na po yung gumawa. Oh, so dun, yung IPAMS na ang tumulong sa'yo regarding that after opo. Lahat. For diba? Polo, OEC, PDOS, opo. Oh, sila na nagkasikaso lahat. Ibig sabihin, si employer ang nag-recommend sa'yo sa IPAMS, tama ba? Ang ginawa po ni employer, pinasubmit lang po kami kay IPAMS. Parang partner ata sila. Oh, okay. So, kilala na ng IPAMS, ibig sabihin, itong employer na ito. Kaya wala kang binayaran sa IPAMS. Opo. Opo. Nung okay na po yung Polo, nag-appointment na po kami ng PDOS. Tapos, sinendan kami ng flight ticket ng employer through email. Mm-hmm. Tapos, after po nun, nung meron na po kami mga certificate, siguro mga 2 days before the flight, pinapunta na po kami sa office ng IPAMS para kunin yung mga certificates na kailangan namin dali. Tapos, edi syempre, excited ka na. Papunta ka na dito sa Canada. Nasa iyo na yung ticket. Now, paano yung naging procedure? San ka bang point of entry pumasok dito sa Canada? Sa Vancouver ba or Calgary? Vancouver po. So sa Vancouver, meron diyang brief interview, 'di ba, sa Canadian Border Services? Opo. Ang dali lang po nung tinanong sa akin, kung swerte lang po ba kami? Kasi ang tinanong lang po sa amin ay, why are you here? Mm-hmm. Why did you come here? Mm-hmm. Sabi ko po, to work. Tapos tiningnan na lang po yung papeles mm-hmm. na dala ko. Mm-hmm. Tapos okay, eto na. Eto na work permit mo. Kasi normally naman ang tinatanong diyan is the purpose or what is the intent of your travel? Anong purpose? Bakit ka pumunta dito sa Canada? Diba? Baka kasi mamaya mali yung sabihin mo, di ba? So, ganun lang naman kasimple. Tapos, ano yung binigay mo sa kanila na papers na dapat nilang i-check? Ayun po, syempre po yung job offer po, yung mm-hmm. employment contract, mm-hmm. LMIA, yung letter po from IRCC. Mm-hmm. May nakasulat naman po. Present this at Canada, ganyan. Mm-hmm. Yan po, yung dalawang papel na yun. Tapos yung OEC, PDOS, ganun po. Nung pagdating mo dito, ano yung mga unang inasikaso mo? Or ipinaasikaso sa iyo ng iyong employer para makapag-start ka ng trabaho? Ayan po. Kasi sa Philippines pa lang, nag-register na po ako ng SIM card. So pagdating dito sa Canada, meron na akong active SIM. Ang kailangan ko lang gawin, ipasok lang sa phone ko yung SIM ko once na mag-land dito. Mm-hmm. Tapos kinabukasan po, nagpunta kami ng Service Canada for SIN. Tapos nag-open po ng bank account. At saka ano pala, yung
Alberta Health Card po, nag-apply po. So, yan yung mga very important na initial na dapat mong gawin para makapag-start ka na magtrabaho dito sa Canada. Kamusta naman yung accommodation mo dyan? Meron ka bang binabayaran dyan sa accommodation mo? Yung accommodation po, sa unang buwan, tinulungan po kami ng employer namin. Parang nagpa-salary deduction po sila sa first month. Kasi nga po, pagpunta namin dito, wala talaga. Start from zero. So, sila na rin po ang naghanap ng bahay na matitirhan namin. Ilan ba kayo dyan sa tinitirhan mo ngayon? Ano po, yung kasama ko po, dalawa lang. Ah, dalawa lang kayo dyan sa bahay na yan? Sa basement po, dalawa po kami. Tapos yung may-ari po. Oh, yung may-ari ng bahay. Pero yung employer mo ang nag-recommend yan? Or yung employer mo ang may-ari ng bahay na yan? Si employer po, naghanap ng marerentahan po para sa amin. So, ibig sabihin, ready na yan. Pagdating mo dito sa Canada, ready na yan titirahan mo, di ba? Opo. Okay naman, reasonable naman ba yung binabayaran mo dyan sa accommodation mo ngayon? Okay naman po kasi hindi ko na kailangan mag-commute kasi walking distance lang po yung from house sa work. So, panalo na po yun. Ano ba yung ni-require na educational attainment dyan sa trabaho mo ngayon? Para sa akin po ata, parang 2 years lang po. Hindi ko masyadong sure, pero parang 2 years grad. Yun. 2 years college. Pero ikaw ay college graduate ka? Opo, 4 years po ako na nag-college. Pero sa ECA ko po, equivalent lang po siya ng 2 years. Ano naman masasabi mo so far sa employer mo at saka sa trabaho mo ngayon? Mababait naman po yung mga employer ko. It's mostly mga Filipinos po yung mga kasama ko sa trabaho. So okay naman po. Hindi masyadong mahirap mag-adjust kasi nga po, puro Pinoy. Tapos, kwentuhan kung ano yung trabaho. Saang restaurant ka? A&W po. A&W. Ano sa palagay mo yung iyong mabibigay na advice sa ating mga subscribers na nagnanais din na makarating dito sa Canada, nagtatry din sa job bank, nagdo-do-it-yourself? Ang advice ko po ay proper research po sa different pathways. Kasi huwag kayong mag-stick sa isang pathway kasi baka hindi naman yun yung para sa iyo. Pwedeng mag-student or mag-temporary foreign worker or mag-express entry kayo. So, kailangan sariling sikap po kayo mag-research. Okay naman din po magtanong-tanong sa iba, pero huwag po kayong umasa sa puro tanong lang po. Pag mag-a-apply, huwag masyadong mainipin. Kasi minsan may nakakausap po ako. Paano kayo naka-apply? Ganyan-ganyan. Swerte niya naman. Pero hindi po nila alam na 2 years akong nag-apply. Yung sa kanila, parang months pa lang po. Parang nahihinaan na sila ng loob. Huwag kayong mapanghinaan ng loob, magpasa lang kayo. Kung maaalala mo, naka-ilang resume ka na ipinasas? Baka libo na rin po. Libo na rin. Tapos paulit-ulit po yung iba kasi konti lang naman po yung mga resto tsaka fast food. So, kahit ulitin ko yung pagpasa ko sa kanila, sige, baka mainis na kayo sa akin. I-hire niyo na ako. Kasi, I believe, wala namang mawawala sa'yo kung magpapasa ka ng iyong resume. Kasi maaaring first time na pinasa mo, hindi napansin ng employer sa dami ng nagpapasa sa kanya. Meron ka bang specific time kung saan dun ka nagpapasa ng iyong resume? Or randomly lang ang pagpapasa mo? Minsan, nagpapasa po ako ng umaga sa atin. Pero mas madalas po sa time nila. So, gabi po sa atin. So, gabi sa atin, tapos umaga dito. Parang office hours dito sa Canada. Opo. Siguro hanggang dyan lang ang ating interview. Sana ay yung mga kababayan natin, yung mga subscribers natin, ay magkaroon ng inspirasyon at mag-gain sila ng mga informations, mga tips na magagamit nila pag nag-apply sila papunta dito sa Canada. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong mga pag-apply at magandang araw po.